Okay, hello sa lahat ng mga ka-TH, no? At hello sa iyo, bro, no? Itong ka-TH natin ay nagpasalamat tayo sa lubos na pagtiwala sa atin, no? Palagi itong si bro na nagme-message sa atin, humihingi ng kunting gabay. So, thank you, bro. Thank you dyan sa tiwala mo. So, ngayon, dito tayo sa pagbigay kuminto itong bato na nahukay mo, na hinala mo ay meteorite, no? Sabi mo ay nahukay at nakabalot ng makapal at matigas na semento. And then yung tanong mo sa akin ay may kasama kaya itong gold bars. So ang masasabi ko, bro, no, continue yung paghukay ninyo, no? I-continue ninyo yan kasi kapag mayroong nakatago, katulad niyan sa isang lugar o isang area, so posible din na mayroong kasamang mga gold or mga mamahalin pang ibang precious stone na mamahalin, no? So katulad ng diamond, ruby, no? So kung may jewelry, may gold bars, so mas maganda. So itong makikita natin na bato na dumidikit talaga yung magnet, ipasuri nyo yan, bro, no? Dahil kung totoo na yan po ay meteorite at hindi lang iron content yung bato na yan, ay maaring magbago na yung takbo ng buhay ninyo dahil sa nahukay ninyong bato na yan, no? So kahit sino na magtago ng isang bagay na importante sa kanya, babalutin talaga yan. So kapag nakabalot, importante yan sa tao na nagtago niyan. So ibig sabihin, may halaga yan, no? May halaga yan sa kanya. So tingnan natin sa ang result sa asay para malaman natin kung yan ba ay isang uri ng mamahaling bato na katulad ng meteorite. Sige, bro, no? So yun lang po ang masasabi ko sa iyo, na continue yung paghuhukay ninyo. Oh, dahil di natin alam talaga kung may kasama ba yan o wala. So malalaman natin yan kung ipagpatuloy natin yung paghukay, at lalo na pag may makita pa tayong mga HTM sa area or sa lugar na pinaghukayan ninyo. So sige, bro, no, good luck and God bless sa iyo at sa tropa mo. So ulitin ko, itong bato na dumidikit sa magnet, pag nagpositibo yan sa asay, dyan pa lang ay maaaring magbago na yung takbo ng buhay natin dyan, no? Sige, so maraming salamat.